Hello mga guys, this is Paul and welcome to our unboxing Mega Power Sprayer. So itong power sprayer na ito ay ginagamit ngayon o nauusong ginagamit ngayon ng ating mga magsasaka at ginagamit din sa mga ospital at mga clinic para pang-disinfect. Mga guys, ang unang nauso na sprayer natin sa mga bukit ay yung mga mano-manong stainless. Sumunod naman yung mga digasolina. At ngayon naman, ito discharge na. So mga guys, parang cellphone na siya. I-charge na lang siya. At magtatagal naman talaga yung kanyang battery. Kaya maaasahan mo naman. So kung kasakali man, malobat yung battery ng mga sprayer na ganito, pwede naman din siyang gamitan ng mano-mano. Sa gilid niya ay mayroong bombahan para sa mano-mano. Ano po ba ang laman nito sa loob kapag binuksan natin? So makikita natin dito yung belt para sukbitan natin. Andito yung handle, trigger handle, nozzle. Andito din yung spray lance. Andito din yung hose natin, charger, strainer, at yung cover. At yung mismong unit natin. Mga guys, ito sa loob meron din siyang strainer kung saan para hindi kagad magbara yung ating mga sprayer. So maintenance lang din natin yan, dyan natin siya lilinisin. At dito sa kanyang gilid matatagpuan ang mga control. Yung black na yon, yun ang charger, at yung gitna, yun ang on-off, at yung lakasan at hinaan, yung left side. Isa sa mga quality na maganda itong mga ganitong megang sprayer na ito ay yung kanyang spray lance. Kung saan yung adyasan niya ay hindi na gawa sa plastic, kung hindi gawa na ito sa brass. So mas matibay siya kumpara natin sa mga ibang mga knapsack sprayer. Don't worry, i-review din natin yung ibang knapsack sprayer na yan, kung saan yung mga budget meal at saka yung mga mamahalin natin mga sprayer. At para sa tuloy-tuloy nating panonood ng ating mga video, just click subscribe to our channel and hit the notification bell. At pagka nagustuhan naman ninyo ang ating video, mag-thumbs up naman kayo. And here is our charger. 12 volts charger. Yan. So guys, ito naman mga ganitong charger ay nag-automatic kapag ka full charge na ang ating battery. So para talagang cellphone mga guys. So mga guys, sabi nga ng mga magsasaka, so ginagawa na daw mga tamad yung mga trabahador nila. O ginagawa ng tamad yung mga tao. Kasi daw unti-unti yung technology, bago ng bago, yan ganyan. Pinadadali, pero may isa silang problema, yung pagbaba ng presyo ng kanilang mga produkto. Ito guys yung sinasabi nating spray lance na adjustable, kung saan mas maganda, mas pinatibay, at mas okay na okay gamitin. At dito sa kanyang bandang ilalim, matatagpuan natin ang kanyang pump, battery, at ang lock ng ating manual sprayer. Isa sa mga technique na dapat natin gawin kapag gagamit tayo ng ganitong knapsack sprayer ay huwag natin itong itatago ng lobat. So make it sure na every month na i-charge natin siya. At pag nalobat naman na ginamit natin, siguraduhin natin ipahinga muna natin siya ng saglit o palamigin muna natin yung battery niya bago natin siya i-charge ulit. So usually, sina-charge ito ng 2 hours. Pagka bago ito, wag muna natin gamitin. I-charge muna natin siya mga 6 hours para gumanda ang lifespan ng ating battery. Mga guys, matibay din naman tsaka malakas yung mga ganitong mga water pump ng sprayer na ito. Iwasan lang natin mabasa yung ilalim na bahagi niya. Okay naman yung pagkakagawa ng kanyang plastic. Medyo elastic naman siya. Pero kung talagang tatapakan, gugulungan, malalaglag, may tendency talaga siya na mabasag. Ito ang kanyang switch, yung kulay pula na yan, at yung kulay black ay ang kanyang suksukan ng charger. At sa kaliwa naman, yung kanyang manual o lakasan. Mga guys, tuwing after natin gamitin ang ating mga electric knapsack sprayer,
siguraduhin natin, linisin natin ito, banlawan natin ng tubig, pa-sprayan natin ng tubig para hindi mamuo sa loob ng kanyang pump ang mga gamot na ginamit natin dito. Mga guys, maraming gamit itong knapsack sprayer nito. Dahil dibit-bit lang siya, magagamit natin siya kung saan-saan. So ako, nagamit ko na siyang panlinis ng aircon, pang-spray ng mga kabuti, pang-spray ng mga halaman, pang-spray ng sasakyan, panggamit sa bukid, pang-spray sa pandisinfect. Minsan nilalagyan ko ito ng Clorox, ganyan. So mga guys, unang-unang tanong ng mga tao, gaano ba tumatagal ang battery nito kapag nag-spray ka? So mga guys, tumatagal ito ng mga 2 hour hanggang 3 hour in medium volume nito. At kung napapahinga siya at hindi dire-diretso, mas matagal pang itatagal ng battery nito. At kung sakali makapusin ang pag-spray ninyo at hindi umabot, meron tayong manual na gagamitin. Itong manual sprayer. Kung saan bobombahin nyo lang siya ng bagya, ay malakas din ang kanyang turumpit. Ano ba yung turumpit? Pisik. Ano ba yung pisik? Talsik. Ano ba yung talsik? Malakas ang kanyang spray na lang. Malakas ang kanyang spray. Isa pa mga tanong guys, ng mga bumibili ng ganito, ay yung after sales. So saan kayo makakakuha ng pyesa? Kapag ba nasira ito, may mabibiling pyesa? Kapag ba nalobat yung battery nito at ayaw na mag-charge, makakabili ba kami ng battery? Makakabili ba kami ng charger? Makakabili ba kami ng hose kapag ka naputol ang hose? At makakabili ba kami ng spray lance at mga nozzle kapag ka nasira na ang mga nozzle? Mga guys, available lahat ang gamit nito. Mula sa pump, nozzle, spray lance, ano yan, tubig? Available din ng tubig. Sapatilya, ano pa ba mga gamit nito? Handle. So meron tayo lahat niyan guys. Meron kayo mabibili niyan sa market. Meron din kayo mabibili sa online. Kung gusto niyo naman, bisitahin niyo yung online natin sa Lazada at sa Shoppee. Meron tayo niyan guys. And now, the moment of truth. Tetestingin na natin ang ating electric power sprayer. Walang lumalabas na tubig. So mga guys, ito ang common na problema pagka bago ang ating mga sprayer na electric. Kapag una natin sinalinan ng tubig, ayaw niyang bumuga kahit i-on natin ang makina. Kasi, ang problema mga guys, may hangin pa yung kanyang pump. So kahit bomba ng bomba electric pump niya, hindi makapasok yung hangin kasi wala pang tubig. Ang gagawin natin dito mga guys ay tatanggalin natin yung filter na nakikita natin na yon sa gawing kanan. Ikakabit natin yung isang hose dito sa ating manual at isusuksok natin yung isa nating hose o yung dulo ng hose, yung lalabasan ng tubig doon sa pinasukan ng ating strainer. Tsaka bobombahin natin. Ayan guys, ganyan kasimple. So sa mga namumblema kung bakit ayaw tumulo ang inyong mga sprayer ng mga bago, walang problema yan mga guys, bago yan. Yun lang ang gagawin natin. May hangin ang inyong mga pump. Iba naman guys, ang pinuproblema madalas daw malobat yung kanilang mga knapsack sprayer. Una ang titignan natin ay yung motor. Pagka medyo maingay na yung andar niya, maaaring malakas na siya malobat. Mahina na rin mag-pump. Puro andar na lang siya, pero ang bugay niya mahina. So gasgas na yung pinaka-pump niya. Kasi plastic usually mga pump nito mga guys. So mura lang naman yung mga ganyang makina. Pangalawa, yung battery ang magiging problema. So mahina na yung battery. Kasi usually na itatabi ito ng low bat, ganyan. At hindi proper ang ating pag-charge. So na undercharge siya, tapos gagamitin na naman natin, tapos sa charge siya ng mainit, so maaaring masira talaga yung battery natin. Make it sure guys na kapag ka binubuo natin ang ating mga nozzle, ay merong mga o-ring para hindi tumagas.
and make it sure na pag sa paggalaw-galaw natin nung ating mga nozzle ay hindi ito mabali. Yung iba nilalagyan ito ng parang kawayan, itatali dun sa may spray lens, tapos dun sa pinaka-handle na plastic. Ayan guys, oh, out of the box, hindi pa natin chinacharge, ganyang kalakas yung kanyang buga ng kanyang tubig. So, umangga, mataas, kayang-kaya na sigurong abutin yan. Tapos, sa kabilang pilapil, ewan ko lang kung kaya, mabibilis yung trabaho kasi hindi na nagmamano-manong bumobomba ang mga magsasaka. So, mas maganda din ito sa mga ospital. So, panlaban sa COVID-19, so, panlinis sa mga kapaligiran, i-sprayan nyo ng merong pan-disinfect. Yan, ganyan. So guys, napaka-affordable ng ganitong mga sprayer sa ngayon. Napakarami niyang kasamang mga nozzle. May pino, may pinong-pino, may bugang medyo pino, may bugang diretso, may bugang patagilid, patakob. Ayan guys, napakaraming kasamang nozzle. Ngayon naman guys, oh, napaka-pino. So napakagandang pang-disinfect nito. Napakagandang pambuga sa gulay, pambuga sa pechay, pambuga sa mga mushroom. Pang-disinfect sa palengke, pang-disinfect sa mall, pang-disinfect sa tindahan, pang-disinfect sa kalsada, pang-disinfect sa eskinita. Shoutout nga pala kay Sir Gilbert Soriano at kay Mayor Eming at Bukal Joy, pati na rin kay Kajer B. Thank you so much. At alam nyo ba guys na ang nozzle ng mga mano-mano o ng mga tungho ay pwede natin gamitin dito sa ating electric knapsack sprayer? Guys, kung nasanay kayo na ginagamit ninyo yung ating mga mano-mano na gamit yung mga 4-hole o 5-hole o yung bullet type sa ating mga tungho na mga knapsack sprayer, so pwede nyo siyang gamitin dito mga guys. So kung gusto nyo yung ganong kapino, so pwede nyo pa rin makita o yung hinahanap nyo na pino sa inyong mga manual sprayer. Gaya nito guys ng ating crooked 4-hole na nozzle. Ayan guys, oh, napakapino. So napakalakas. Talaga mapapabilis yung ating pag-spray, pag-disinfect at pagpapataba sa ating mga halaman. Balik tayo guys sa maintenance ng ganito mga sprayer. Kapag itatago na natin ito, so make sure sa isang buwan, i-charge natin ulit siya ng 2 oras. Itatago lang natin ito nang walang chemical sa loob, walang tubig sa loob, at lagi natin itong babanlawan. Okay, so kung maglalaro pa kayo ng Takeshi's Castle, ayan, kung may binabaril kayong mga papel, pwede yan mga guys. Mga guys, ito na ang huli, palagay ko ang tanong ninyo. Magkano ba ang ganitong knapsack sprayer? So usually guys, nagre-range ito ng mga 2,500 below. Depende sa panahon. Kasi guys, mayroong mga panahon na walang stock, tumataas talaga yung mga ganitong sprayer. At depende rin sa layo ng pagbibili nyo ng tindahan. So kung talaga guys, kung mga tindahan nyo malayo talaga, so delivery charge, travel charge, so magtataas din siya miski pa paano, miski bagya. Para sa ating mga iba't ibang video, just visit our Power Max TV channel at subscribe na rin kayo. Thank you for watching. God bless and keep safe always.